Sa isang lugar na malayo sa kabiyasnan, may isang mabait na guro. Siya si Ginang Bebot, isang guro sa elementarya. Mabait si Ginang Bebot, palakaibigan sa kapwa niya guro, mga magulang ng mga eskwela at mga eskwela mismo. Matulungin din si Ginang Bebot, hindi madamot, pero sa kabila ng kanyang kabaitan, mayroon pa din namiminta sa kanya na kesyo siya ay pangit, mataba at mayabang. Pero hindi ito pinapansin ni Ginang Bebot. Malayo ang bahay ni Ginang Bebot, kaya 5 araw siya namamalagi sa lugar kung saan doon siya nagtuturo. Lunes ng madaling araw na biyahe na siya at Biyernes ng hapon naman siya nauwi sa kanilang syudad. Pag-uwi niya ay lagi siyang may dalang pasalubong sa kanyang mga anak at apo. Sa patuloy na pagtakbo ng araw, may napansin ang anak ni Ginang Bebot. Parang lumalaki ang tiyan nito hanggang sa pinuna ng anak niya ito. "Mama, bakit parang lumalaki ang tiyan mo? Mabuti pa ipa-check up na natin yan, baka kung ano pa yan." Sabi ng kanyang ina, "Ay naku, hayaan mo lang yan, taba lang yan." Walang nagawa ang anak kundi tumahimik, pero nag-aalala ito sa kalagayan ng ina. Lunes, bumiyahe naman ang guro sa lugar kung saan siya nagtuturo. Tulad ng dati, yun ang kinagawian niya. Pagsapit naman ng Biyernes, uwian na naman. Pero sa pagkakataon na ito, laking gulat ng kanyang anak pagkat ibang iba ng itsura ng kanyang ina. Sobrang laki na ng tiyan at sumasakit na ito. Kaya nag-file ng leave ang guro at nagbiyahe papuntang Maynila at nagpa-check up ito. Subalit lahat ng test ay negative. Kaya umuwi na lang sila mag-ina pabalik ng probinsya. Dumadaing na ang guro sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Hindi na rin ito nakapunta sa eskwela na pinapasukan, bagos nag-file ito ng leave ng halos 1 buwan. Sa bahay na lang nanatili si Ginang Bebot. Hanggang isang araw, naisipan ng anak na maghanap ng albularyo at dito ginamot siya. May mga bagay o pangyayari na mahirap unawain, tulad ng sensya na hindi nakakagamot kundi albularyo lang. Sa loob ng 1 linggo, may pagbabago na kay Ginang Bebot. Nag-iba ang ugali niya, para siyang magagalitin at parang hindi na siyang dati habang ginagamot ito. Hanggang sa 3rd linggo ng pagagamot, ay may kagimbal na naganap. Marami ang nakasaksi. Inorasyon na ng mga gamot si Ginang Bebot at pinainom ng 2 litro ng mantika. Kailangan tiisin sa ayaw niya at hindi. Pagkatapos, isinuka niya ito. Laking gulat ng mga nakasaksi. May lumabas sa kanyang bibig 3 malalaking butiki at buhay pang mga ito. Hinuli ng albularyo at sinilid sa plastik at sinunog ito. May taong nagalit kay Ginang Bebot sa di alam na kadahilanan. Pero siguro dahil sa inggit. Dahil sadyang mabait si Ginang Bebot at madaming nagmamahal. Pakalipas ng 1 linggo, bumalik na sa paaralan si Ginang Bebot. Natuwa ang mga mag-aaral at ang mga kapwa guro. Kinalimutan na rin ni Ginang Bebot kung ano nangyari sa kanya at pinatawad niya kung sino man ang may gawa nito.